Hi guys! Kumusta po kayo? Kumusta po kayo? Maraming salamat na muli sa pagsilip sa ating YouTube channel na Tips ni GM. We are so blessed na nandito ka at sasamahan kami sa video na ito. Sana ang lahat ay nasa mabuting kalagayan, kayo ay okay na nandyan sa inyong mga tahanan. Yan po ang lagi naming pinapanalangin. Alam ho natin na hindi normal ang ating panahon. Limitado pa rin ang ating paggalaw at maaaring kung talagang may kailangan tayo sa panahon na ito, bukod syempre sa pagkain at magandang kalusugan, yun ay ang paalala na matatapos din ang lahat ng ito, na sa awa at grasya ng Diyos ay malalagpasan natin itong ating pinagdaraanan ngayon ng okay tayo, nang maayos tayo, nang kumpleto tayo. Patuloy ho nating ipagdasal ang ating mga frontliners, ang ating mga doctors, ang ating mga nurses, ang ating mga kapulisan, ang ating mga militar, mga volunteers, mga taong gobyerno natin na patuloy na nakikipagbuno, patuloy na nakikibaka upang masugpo ang COVID-19 na ito. Sa totoo lamang, hindi na po masukat ang kanila ding mga sakripisyo para tayo ay maingatan mula sa coronavirus na ito. Sila po ang ating mga bagong bayani at gusto ho natin sa oras na wakasan na ng Diyos ang buhay ng virus na ito, sana ay makakasama natin sila. Sila ay nandyan, mararamdaman nila at maririnig nila ang atin hong pagpapasalamat dahil buhay sila at napagtagumpayan ang giyera na ito sa COVID-19. Talagang sa mga panahon na ito, mga kaibigan, ang panalangin lamang ang mag-iingat sa atin, lalo na sa kanila na nasa labas sila at nandoon everyday para gampanan ang tawag ng kanilang tungkulin. Heto tayo, naka-home quarantine pa rin tayo hanggang ngayon. Ayokong isipin na hindi natin naisip na pwedeng mangyari sa atin itong nangyayari sa atin ngayon. Maaaring in denial lamang tayo, but I believe that we saw this coming. Alam natin it's just a matter of time at makakarating sa atin ang virus na ito. Diba? Base sa mga balita na ating nakita sa mga bansa na unang naapektuhan. Pero nobody really prepared for the impact of this sa ating bansa. Nagkagulatan tayo sa konsekwensya ng pagdating ng virus na ito sa atin. Kung ang mayayaman with all of their resources ay tinamaan, ay lalo naman ho ang ating mga mahihirap na kababayan na maaaring niwalang panahon para alalahanin kung ano ang gagawin dahil abala sila sa paghahanap ng ipapakain sa kanilang pamilya. I was also struggling. Hindi ho ako handa sa kung ano ba ang aking dapat na talakayin sa mga ganitong klase ng panahon na wala namang trabaho at negosyo na kailangang pagkaabalahan. The world is at a standstill and it is not business as usual. At alam naman nating lahat na ang mga materials po na ating tinatalakay dito sa ating program is all about trabaho, all about negosyo, nakasentro sa dalawang bagay na yan na sa kasamaang palad ay hindi wala yun ngayon. Okay? So, ilang linggo na nga ba na lahat ng balita na ating napapakinggan, nababasa natin, napapanood natin sa TV, nakikita natin sa ating mga FB, puro COVID-related. Okay? And the more na nakikinig tayo, the more na tayo ay nanonood, nagbabasa, parang lalong lumalalim ang takot, di ba po, na ating nararamdaman sa virus na ito. At bagaman alam natin that we cannot give in to our fear, hindi ho natin maiwasan na makaramdam nito, di ba po? Ganun pa man, kailangan ho natin itong labanan. Ang takot na ating nararamdaman, hindi ho tayo pwedeng magpagupo. Kailangan ho nating lumaban para sa ating pamilya, para sa ating mga sarili. Kaya ako po ay talagang nagdasal din. Sa mga panahon na ito, ano nga ba ang dapat kong talakayin? Ano ba ang dapat kong sabihin? Ano ba ang dapat kong ituro? When almost everyone is afraid and worried at hindi alam kung ano ang gagawin, ano nga ba ang dapat kong sabihin at marinig mula sa akin? Hindi ho ako pastor,
Pero sobra po ako nagpapasalamat sa Diyos sa kung paano niya ako binigyan ng pagkakataon na magamit to inform, to educate, and to inspire people from all over the country na abot ng Radyo Natin FM at DZRH at RHTV. Ayoko hong lumipas ang panahon ko na wala man lamang ako naiambag para pagaanin ang atin hong mga sitwasyon. Kaya sa panalangin ko, sabi ko, Lord, what do you want me to say? And I was made to remember Psalm 23. Ayan. Ito ata ang pinakaunang chapter na na-memorize ko sa UCCP sa aming mga Sunday school. Noon, elementary pa ho ako. Sobrang gamit na gamit ang chapter na ito at sigurado akong alam nyo rin ho ito. Psalm 23, anong sinasabi? The Lord is my shepherd, I shall not want. He makes me to lie down in green pastures. He leads me beside the still waters. He restores my soul. He leads me in the path of righteousness for His name's sake. Yes, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. You prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil, my cup runs over. Surely, goodness and mercy shall follow me all the days of my life. And I will dwell in the house of the Lord forever. Sa Tagalog, ang Panginoon, ang aking pastol, hindi ako magkukulang ng anuman. Tulad ng tupa, pinagpapahinga niya ako sa masaganang damuhan. Patungo sa tahimik na batisan, ako'y kanyang inaakay. Panibagong kalakasan, ako'y kanyang binibigyan. Pinapatnubayan niya ako sa tamang daan upang siya'y aking maparangalan. Kahit dumaan ako sa pinakamadilim na libis, hindi ako matatakot dahil kayo ay aking kasama. Ang dala niyong pamano ang sa akin ay nag-iingat, ang inyo namang tungkod ang gumagabay at nagpapagaan sa aking kalooban. Ipinaghanda niyo ako ng piging sa harap ng aking mga kaaway, pinahiran ninyo ng langis ang aking ulo, tanda ng inyong pagtanggap at parangal sa akin, at tiyak at hindi nauubusan ng laman ang aking inuman. Tiyak na ang pag-ibig at kabutihan nyo ay mapapasa akin habang ako'y nabubuhay. At titira ako sa bahay nyo, Panginoon, magpakailanpaman. Alam ko ang chapter na ito since I was young. Pero hindi ko talaga siya lubos na naunawaan. Hanggang sa 8 years ago, meron pong isang worship service na na-attendan ho ako kung saan ay in-explain po ng pastor ang chapter na ito verse by verse. Hindi ko lamang matandaan na, kaya ang ginawa ko, nag-research po ako about it at sa website na Biblical Christianity, doon ko po nakita ang aking hinahanap. So, ang ginawa ko, muli ko po itong inaral at malaki po ang aking paniniwala at pagtitiwala na makakatulong ho ito ng malaki sa atin, lalo na sa ating sitwasyon ngayon. Kung tayo po ay nakakaramdam ng pag-aalala, ng pagkatakot, ng pagkabahala o kaya naman ay kawalan ng pag-asa, lalo sa ating sitwasyon ngayon, malaking tulong po ito. Kaya ngayong linggo, ang Psalm 23 ang ating pag-uusapan at sisimulan po natin yan sa The Lord is my shepherd, ang Panginoon ang aking pastol. Dito po, inihahalin tulad ni David ang kanyang relasyon sa Diyos sa relasyon na meron ang isang pastol sa kanyang tupa. Siya bilang tupa at ang Diyos bilang kanyang pastol. Noon pong sabihin ni David na ang Panginoon ang aking pastol, ang talagang sinasabi niya ay ganito, na ang Diyos ay totoo at personal niyang pastol at hindi lamang pastol para sa iba. Katulad ng ang Diyos na aking sinasabi ay hindi lamang Diyos ng mga taong alam kong kumikilala sa Kanya, kundi Diyos ko din. Ngayon, bilang isa ring pastol na nag-aalaga, nag-iingat, umaalalay at nagbabantay ng kanyang mga tupa, lubos na nauunawaan ni David ang puso na meron ang isang pastol. No? Alam niya na katulad niya, siya bilang tupa ng Panginoon ay ganoon din ang gagawin ng Diyos sa kanya. Aalagaan siya, iingatan siya, aalalayan siya at babantayan siya. Kaya hindi nababahala ang puso ni David
dahil ang pagkilala niya sa Diyos bilang kanyang personal na pastol na mag-aalaga sa kanya, mag-iingat sa kanya, aalalay sa kanya at magbabantay sa kanya ang kanyang kaginhawaan at seguridad. Sa ating pagharap sa ating sitwasyon ngayon, saan ba tayo humuhugot ng ating kaginhawaan at seguridad? Tayo ba ay humuhugot mula sa pera na meron ho tayo sa ating mga bulsa o kaya naman sa savings na meron ho tayo sa bangko na alam natin sooner or later ay mawawala na, mauubos? O kaya naman tayo ho ba ay humuhugot ng seguridad at kaginhawaan mula sa ating mga mayayamang partido, di ba? Mayayamang mga kamag-anakan na sumusuporta sa atin. Pero alam natin na someday pwedeng magsawa sa pagsuporta sa atin. O tayo ba ay humuhugot ng ating seguridad at kaginhawaan mula sa mga politiko o sa ating gobyerno na maaaring maubusan din o maaaring piliin lamang ang gusto nilang suportahan. Lalong-lalo na sa mga panahon na ito. Alam niyo po, sa John 10:11, ang sabi po ni Jesus, "Ako ang mabuting pastol, iniaalay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa." At kung katulad ni David, alam natin na si Jesus ang nagpapastol sa atin at tayo ay kanyang mga tupa, hindi ba at sobrang nakakagaan yon sa ating kalooban? Na bilang ating pastol, sa kabila ng mga pangyayari ngayon sa ating mundo, siya ang mag-aalaga, siya ang mag-iingat, siya ang aalalay at magbabantay sa atin. Subalit, ayon po kay Charles Spurgeon, na tinaguri ang Prince of Preachers, bago natin masabi na ang Panginoon ang aking pastol, kailangan daw muna nating maunawaan at aminin sa ating mga sarili na tayo ay may likas na katangian na katulad ng sa tupa. Kailangan nating maintindihan na ang mga tupa ay hindi ang pinakamatalinong hayop sa balat ng lupa. Alam niyo ho ba na maaari daw pala silang mamatay dahil lamang sa pag-inom ng tubig? Hindi kasi nila alam kung kailan sila titigil at mabilis silang uminom to the point na sobra na sa kaya lamang ng kanilang mga tiyan ang tubig na kanilang iniinom. Kaya kapag hindi po naging maagap ang pastol, maaaring malunod ang tupa doon lamang sa tubig na kanyang nainom. Kaya pala, kailangan nila ng pastol upang sila ay gabayan, protektahan, itama at alagaan. Parang tayo lang din, di ba po? Kailangan natin ng pastol na katulad ni Jesus para tayo po ay gabayan, tayo ay protektahan, tayo po ay bantayan, tayo ay itama, tayo ay alagaan. Pero kung hindi mo natin tinitignan si Jesus bilang ating pastol, katulad ng kung paano siya itinuring at tinignan ni David, ang ating karanasan sa kanya ay kailanmay hindi po magiging mahalaga. Dahil ang kabuluhan ng relasyon sa Diyos ay magiging makabuluhan lamang kung ito ay personal na relasyon sa kanya. Sa dinaranas nating sitwasyon ngayon, kanino ba tayo lilingon? Sino nga ba ang inaasahan nating gagabay, mag-iingat, magtatama at mag-aalaga at magbibigay ng ating mga pangangailangan sa atin? The Lord is my shepherd. Ang Panginoon ang aking pastol. Gusto mo ba na maging pastol din si Jesus at ikaw ay kanyang maging tupa? All you need to do is to accept Him as your Lord and personal Savior. Okay? Bukas po, pag-uusapan naman ho natin ang phrase na I shall not want. Hindi ako magkukulang ng anuman. Ang vlog tungkol dyan, bukas ninyo mapapanood. Samantala mga kaibigan, kung nakatulong ho sa inyo ang video na ito, please don't forget to give us a thumbs up and subscribe na din ho kayo sa ating YouTube channel at pindutin nyo na din ang notification bell para kapag nag-a-upload tayo ng ating bagong video ay nanonotify ho kayo ni YouTube. Maraming salamat for joining me today.
God bless you all. Bye!